sa amot-saring endangered species na illegal umanong ibinebenta ang nakuha ng mga otoridad sa isang bahay sa Cebu. Todo tanggi naman ang naarestong suspect sa paratang. Makibalita tayo kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Sa pinagsanib na puwersa ng NBI at Department of Environment and Natural Resources, ni raid ang bahay na ito sa Sitio Terra Copra, Barangay Careta sa Cebu City. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga otoridad ang bahay ng 24 anyos na si Jesul Paras. Lumabag umano si Paras sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa ikinasang operasyon, tumambad sa mga otoridad ang mga endangered animals sa loob ng bahay. Kabilang narito ang isang albino Burmese python at green monitor lizard. Ayon sa mga otoridad, itinimbre sa kanila ng U.S. Fish and Wildlife Service ang modus daw ng suspect na pagpapadala ng mga endangered species sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa mga computer part tulad ng CPU. Aabot daw sa $1,000 ang presyo ng green monitor lizard o bayawak doon sa Amerika. Since 2013 pa nangyayari ganitong klase mga transaksyon. And it's tapos ang lahat ng mga shipment nagagaling sa Cebu. Tapos yung mga tao, yung mga nagpapadala, gumagamit ng iba't ibang mga pangalan. Dagdag pa ng DNR, nangangailangan pa rin ng permit ang pag-aalaga ng mga endangered species. Kahit na gusto mong mag-alaga, habi mo, pero pag wala kang permit, that's illegal and therefore you're committing a crime. Todo tanggi naman ang suspect sa mga paratang sa kanya. Taon naman ko ni pahuwayan ang dagal na nakita ng ipang raid ba. Okay. Mga taon, niundang ko ginahinay. Nagbiling ko ako personal, tulog ko buhok. Maura na siya. Diba? Pero tinaghana, mura man drug ni negosyo sa kumanak. Question ka ni sir? Oo. Oh. Okay. Mukiha may ani. Luan Merondina, Nagbabalita, Pilipinas.